Common iniwan ka lang dun sa Eric. Parang wala. Oh, no! wait lang. Gusto ko lang tanungin, gusto ko lang linawin para kasi meron din kasi maraming makakapanood nito at marami namang views nito. So na bago manunood, pwede bang sabihin kung sino yung pumasok na pangalawa? Kasi yung number one, kilala ko na eh. Sino ba yung number two na pumasok? Si Ana, yung kumakanta na, simulad na ang kumitan. Kasama si Ruby T. Yos! Shoutout kay Kapanalig, ah! Simula nang magkulitan kasama si Kuya John Ryan. Yo, good day. Gago. Magandang gabi mga karayot, panibagong araw at panibagong vlog na naman. At syempre, nandito na naman tayo sa Tito Boy Talk Show. At syempre, kasama natin si Kamuning Pasok! Yo! What's up mga Kamuning? Good evening po sa lahat. Yan. Wow! Pag-migra kong Johnson and Lotion Silka mga Kamuning. Wow! Noong unang interview ko sa iyo Kamuning, wala ka pang advertise tapos ngayon may advertise. Ino mo na, promote mo na yung mga gagawin mo. Para sa mga sponsors mo. Aray, ang kulit na yun. Sino ba ito si Wardy? Wardy mo makulit dyan. So yan, mukhang mag-adventure kami ni Kuya John Ryan. Yes. Mayor John Ryan. Ayun, sa mga... sa mga... kabarangay ko dyan, mga kalungsod ko dyan, sana patuloy niyo suportahan at tatakbo si Mayor John Ryan ng pagka-mayor sa sunod na next year pa. Election. Election, ayan ha. Suportahan niyo ang aking pagtakbo bilang tao. Giliyado ba? Ang kulit. Paano si Wardy kasi nandito. Shoutout nga muna, Wardy. Ang kulit ni Wardy lagi nangangagat. Ayan ha, ang aming... gusto lang namin shoutout pala sa lahat ng mga Luminatics, Team Musang, lahat ng mga nanood ng vlog namin nung unang interview ko kay Kamuning at ang daming views nun. Maraming salamat sa mga nanood dun. At syempre, nag-request sila doon na bawat vlog kung may nagko-comment na sana makapag-collabs kayo ulit ni Kabungot. Shoutout pala kay Kabungot, nasa Quezon City ngayon. So, wala si Kabungot ngayon mga karayot. Aray! Ang kulit sa ito! Wala si Kabungot ngayon, so si Kamuning muna ang ating kasama ngayon mga karayot. So, Kamuning, game ka na ba? Game na! Handa ka na? Yeah! Yun. Ano bang game na ang... ang gagawin natin ngayon, babalik tayo naman natin yung sistema mga karayot. Kasi nung nakaraan, ako yung humihingi na... si Kamuning yung pinapayuhan ko. Yeah. Ngayon naman, ako naman yung hihingi ng payo ni Kamuning. Game? Game. Alright. First of all... Magkamahanan ko. Oh, no! Meron ba siya ng kaibigan, Kamuning? Na? Ano siya eh? As in, ano ko rin talaga siya, best friend ko siya. Kahit nung araw pa. Pero hanggang ngayon... kaibigan pa. Oo, kaibigan ko pa rin siya. Pero, bihira lang kami magkikita. Gawa ng busy ako. At syempre, busy rin siya. So, ang nangyari, noong nakaraan... Nagkita kami. So, ano siya? Pero, shoutout sa aking mahal na asawa. Babae yung kaibigan ko na yun, ha? Mahal, huwag ka magsilos, ha? Pero, babae yun. Pero, tropa lang talaga yun. As in, solid din, mabait, ha? Bunso din ang tawag ko na, syempre, kaibigan ko yun. Solid yun, ayan. So, ang nangyari, meron siyang boyfriend. May jowa siya. In short, do you have a BF? may boyfriend siya, yes, may boyfriend siya. Tapos, ang nangyari... Nagselos ka? Hindi ako nagselos. Kasi humingi siya sa akin ng payo. Sabi ko, sige, try ko. Kasi babae siya eh. Di ko alam yung pakiramdam ng babae at lalaki. Sige, try kong makipag-usap sa mga kaibigan ko. So, wala naman akong ibang mga malalapit na kaibigan na babae. Ikaw lang, Kamuning. So, ayan, sakto. Napunta kami rito sa Bukana. Sakto, ayan. Andito si Kamuning kasama natin ngayon. So, yun. Ang nangyari,
naghiwalay sila ng boyfriend niya kasi yung boyfriend niya sobrang maluloso. Oh, no! Nakita niya lang sinika mo nila. Oh, shit! Ayun, tuloy natin. So, ayun, naghiwalay mga 2 years din daw sila. Hindi naging takbo yung... Bawat kasi yung iyak dati lagi nung kada iyak niya. Sa akin ang takbo, nagsusumbong na... ang tawag sa akin, tol. Kasi parang utol ko na rin yun. Tol, bakit ganito? Lahat ng gusto kong gawin ko sa buhay. Mahal na mahal ko yung boyfriend ko na yan. So, bakit lahat ng gusto kong gawin sa buhay? Bakit hindi niya ako sinusuportahan? Sabi ko sa kanya, alam mo, tol, pag mahal ka ng isang lalaki, kasi ako lalaki, ako alam ko yun eh, lahat gagawin mo para sa ikakabuti ng iyong minamahal sa buhay. So, yun, ang nangyari. Sabi ko, sige, payuhan ko yung boyfriend niya. Sabi niya, wag na kasi ayaw niya raw ako mangialam. So, ang nangyari, ayan, sabi ko, sige, pagbigyan mo muna ng isa pang pagkakataon. So, yan na nga. Ang nangyari, hello, Bibel. Meron tayong isang guest pass, Bibel. Aray, Bibel, wag ka muna mag-ulubik. Nag-ano kami nate? Nag-talk show kami nate. So, yun. Ang nangyari, ito po, may guest pa tayo ulit. Ang nangyari, yun, nahirapan siya. Nung bandang huli, bumitan talaga siya. So, wag ka umiyak, kamuni nga baka iyak. Nalimik sa kamuni. Kamuni, are you okay? Yes! Nakapatos ka muling kasi minsan, nahawa na sa akin sa kaya English-English kalabaw ko. Tapos yun, nangyari, bumitaw yung lalaki. So, ngayon, eto na. Meron namang isang kaibigan na pumasok sa buhay niya ngayon. Wait a minute! Ano ba? Ang nangyari, sa kagitnaan ng kalungkutan niya, may nagpa-stress ka lang ba? Yan! In short, tumpak ang galing mo. Paano mo nalaman yun? May nagpasaya sa kanya. So, lahat may mga problema siya, sinusumbong niya, nasusumbatan niya, at ito pa mga karayot. Ang problema doon, hindi sila, ang paghiwalay ng kanilang boyfriend, yung ex niya, ex-boyfriend niya, hindi malinaw. So, parang immune ba ang tawag doon? Opo, immune. Ang meaning ng immune, ano ba yun? Immune system? basta, mutual understanding ata, yun. Yun, immune sila. So, ang nangyari, kamuning, parang nagkapalagayan sila ng loob kasi parang, masayang kasama yung lalaki. So yung kaibigan ko naman parang nakomportable siya doon sa ano na yun, sa bago. So pinapakilig siya lahat hanggang doon sa nahulog yung loob niya doon sa lalaking yun. Kasi ganito yun kuya. Kasi nga, di ba nga may jawa ka, tapos hirap magpapasaya sa'yo ng bago. Tapos pag nahulog yung loob mo sa kanya, syempre parang magugustuhan mo na rin siya. Para naman yung jawa mo, kakawa naman yung jawa na naansay na ang dami niya na rin na pinagsamahan. Oh, no! Sige, tuloy! Ito ay role lang. Ay, mga kamuning, mga karayot natin dyan, timusang, tsaka para kami, kamuning, para kami magka-camping, parang, para tayong mayayaman ako si Don Pacondo, at siya si Senyora Don, ano maganda pangalan mo? Kiray. Sino Kiray? Shoutout kay Kiray. Balikan na natin. Ano yung sabi mo? Ayun nga, tulad ng sabi ko kanina. Nung pumasok ng lalaki. Kunyari, magjawa kami ni Kuya. Tapos, meron akong tropang lalaki. Tapos, yung lalaki na yun, nagkagusto na sa akin. Tapos, nahulog din yung love ko sa kanya. Tapos, paano naman yung lalaki. Tapos, ikaw, jawa kita. Tapos, mahulog din ako sa kanya. Paano na yun? Tapos maghihiwalay din ng gano'n na parang walang pinagsamahan ba? So ito, bago tayo pumunta doon sa kaibigan ko, itatanong ko muna sa ito. Ikaw ka muning, naranasan mo na ba yung gano'n? Hindi pa. Past is past mga karayot. Dito nga naman kayo. Balik ka muning. Past is past kung sino man yun. Kasi ako hindi ko pa naranasan talaga yun sa buhay ko eh. Wow! Naging yes ka muning. Hindi pa nangyari sa buhay ko yan, pero later or sooner, don't forget to subscribe sa aming talori ka muning. Hindi pa nangyari sa akin yun. So, tanungin ko lang sa kamuning. Kamuning, what if ganun, naghiwalay kayo ng ex mo dati, tapos may biglang papasok na lalaki na nagpapasaya sa'yo, anong pakiramdam, anong ikaw kung sa sitwasyon ng kaibigan ko, ano ang dapat mong gawin? Kasi yung kaibigan niya, yung ex-boyfriend niya, immune na nga sila. Hindi yung nagbabalik ang Tito Boy talk show at siyempre nag-commercial lang kami sa glit. Kasi merong hindi inaasahang
mga commercial na maganda. So ano saan lang tayo? Doon sa MU. Ayun. Kung ikaw ang nalalagay sa panganib, panganib talaga sa alanganin, katulad ng best friend ko, na immune na nga sila doon sa kanyang boyfriend, wala na silang contact, wala na chat or something, wala na, as in wala na silang communication. So ngayon, may papasok si number 2, yung kanyang kaibigan na nagpapasaya sa kanya, yung na, tumatawa siya sa tuwing may kalungkutan siya, nasusumbungan ng problema niya. So, anong dapat, anong ipapayo mo? Kasi girls ka eh. What? Ako boy, hindi ko alam kung anong dapat gawin doon. Anong may papayo mo doon? Ito. Mapapakot. Wait, there's more. At kasi ang sabi niya sa akin, nahuhulog na siya at hindi niya na alam ang gagawin niya, kaya humingi ng payo sa akin. Ako naman, hindi ko siya mapayuhan kasi lalaki ako. Iba yung, sige, sabi ko, sige, magtanong ako sa isa sa mga malapit na kaibigan ko at ikaw yun. So, sila ko naman yun ng payo. Anong may papayo para sa kanya? Iparating natin, tawagin na natin ang kaibigan ko na si Miss Secret. Ayan. Hali, ano mo? Ito. Message mo kay Miss Secret? Ito, Mrs. Secret. Miss pa lang. Miss lang. Miss Secret yan. Babae din po ako, mga kamuning. Ito lang mapapayo ko sa iyo kasi mga kamuning, ano. Bilang isang babae, kung mahal mo na yung isang lalaki na yun, panindigan mo. Kung saan ka masaya, doon ka. Deserve mo yun eh. Kung di mo na mahal yung isang lalaki na para sa naging ex mo, iwanan mo na siya kasi nasasakal ka na sa kanya, di ba? Nasasakal ka na sa kanya. Kung hindi ka na masaya sa luma, doon ka na naman sa pangalawa. At yun ulit, pasok! Yun na, makamali siya. Kanina. Kung hindi mo na mahal yung luma na yun, at gusto mo na maghanap ng bago, kasi doon ka masaya eh, di ba? Deserve mo yung pangalawa na yan, kasi doon ka talaga masaya. Kung hindi ka naman nasasayan doon sa luma mo, iwan mo na siya kasi siguro nasasakal ka na sa kanya eh. So, ako ayun. Ako kasi mga kamuning, talagang nasaktan talaga. Okay, bakit ka nasaktan? Wait lang. Bakit ka nasaktan? Okay lang, tarong kita? Yeah. Bakit ka nasaktan? Kasi, ano, nasaktan ako kasi nga, dalawa sila eh. Dalawa. Oh, no! Wait. Kamali, okay lang ba? Alam mo yung dalawa, okay lang? Ako. Okay. So, parang sinabi mo na, yung naranasan ng kaibigan ko, naranasan mo rin. Yeah. Sige, ating tayo sa kagabitan. Paano mo siya nalampasan? Una si number 1, tsaka ipaliwanag mo si number 2. Yeah. Wait. Mag-ano muna tayo, mag-intro muna tayo bago ka pumasok. Simula nang magkulitan kasama si Kamuning. Alright, tuloy sa Kamuning pasok. So, ayan na, mga Kamuning. Kasi yung una kasi, mga Kamuning, alam niyo naman po nung bago pa ako mag-vlog na kasama ko yung una, kasama ko siya sa pag-adventure, tapos nung time na may dumating na bago na nag-collab kami dalawa, tapos nag-love team kami dalawa, tapos kami pa po nun mga kamuning, tapos isang buwan kami hindi kami nagkaayos, isang buwan din kami nag-iwalay, tapos yun, mga kamuning, tapos ayun na nga, tapos dumating yung si Bago, tapos nag-love kami, alam niyo naman yung mga kamuning, kasi kapag nag-love team talaga, nahuhulog yung damdamin natin para sa kanila, mga kamuning, tapos tayo naman, mga kamuning, parang ewan ba na hindi ko talaga hindi maintindihan, tapos ngayon, mga kamuning, iniwan ka lang dun sa ere, parang bula. Wait lang. Gusto ko lang tanungin, gusto ko lang linawin para kasi meron din kasi maraming makakapanood nito at marami namang views nito. Sa mga bagong manonood, pwede bang sabihin kung sino yung pumasok na pangalawa? Kasi yung number 1, kilala ko na eh. Sino ba yung number 2 na pumasok? Si Ana, yung kumakanta na, simulad na ang kumilitan. Kasama si Lumiti. Shoutout kay Kapanalig, Dol. Katuwaan lang to. Shoutout kay Kapanalig. Sige, game. Paano ba hinandle yung side na ganun? Para may payo ko doon sa kaibigan ko. Ayun kasi, wala akong may papayo kasi ganun din yung, ganun din ako. So, hanggang ngayon yung nararamdaman mo, nandyan pa? Yung nararamdaman ko para din sa una, na dito pa rin kasi,
ani, talaga hindi ko talaga siya makalimutan. Kaya, I mean, balik tayo kay Miss Secret, ayan ha. Ang sabi niya kasi sa akin, malabo na talaga sila noong number one. So, ang nangyari ngayon, gusto niyang humingi ng payo sa akin kasi na-inlove na nga siya doon sa number two. At tuwing kasama raw siya, sobrang saya nila. Actually, magkasama din sila ngayon eh. So, nagkaan lang mamaya, ikwento ko siya kung bakit siya nagpapapayo. Magkasama rin silang dalawa. Kaya sobrang nagkapalagayan sila ng loob. Masaya siya pagkasama si Boy. Tapos si Boy naman pagkasama si girl. Sobrang saya. Ngayon, nalilito na siya kasi, yun nga, hindi malinaw yung pagkakahiwalay nila doon sa number one niya. Pero ang gusto niyang payo, ano daw ang dapat niyang gawin dito sa number two? Eto, mga kumaning, kung nagkakalabuan naman sila, doon tayo sa una, kuya. Oo. Mga kumaning, ito, kung nagkakalabuan naman kayo ng ano lang sa una, pwede pa kaya magkaayos? Pwede pa niya yun ayusin. Siyempre, sobrang tagal niya lang ata magkasama, eh, di ba? Oo, matagal-tagal siya magkasama. Tapos, kung meron ka naman kaibigan na lalaki, tapos nahulog na yung love mo sa kanya, iwasan mo na siya para hindi na lang tumagal pa yung pag-ano, di ba, sa isa't isa na yung dalawa. Siyempre, masasaktan din yung una, eh. Di ba, kuya? Oo, tama. Kaya kung hanggat maaga pa, iwasan mo na yung pangalawa. Ngayon, iwasan niya na. Miss Secret, narinig mo yung side ni Miss Kamuning. Iwasan mo daw si pangalawa. So, ano pa, Miss, yung ano mo doon? So, paano yung gagawin niya? Kasi magkasama sila sa isang lugar. Kasi yung boy na nagpapasaya sa kanya ngayon, parang doon na rin sa kanila malapit nagtatrabaho. So, lagi sila nakikita, magkasama sila. Eh, hindi ko na alam ang gagawin. So, bahala na siya doon? Bahala na siya doon. Decision na yun eh. Nasa sa kanya na yun. Kung iiw siya o hindi. Ah, okay. Kung mahal niya na yung pangalawa na yun, di bahala na siya. Kung ikaw ang tatanungin ko, kung mahal mo na yung pangalawa, anong gagawin mo? Paglaban mo? Hindi. Kasi, yung kuya na yung una kasi na yun, mahal ko pa eh. Mahal ko pa. Di ko pa kailangan magkarat ng kapalit na kagaya ng una. Ah, okay. So, ang gagawin niyo yung Secret, dapat balikan niyo number one. So, parang wala na rin siya kasi pakiramdam doon eh sa number one. Eh di, ano na lang. Eh di, iwan nyo na lang. Tapos, ito pa mga karayot, mga kamuning, mga Team Musa, mga Luminatics natin dyan. Sabi ni Miss Secret sa akin, shout out kay Prusen. Ang sabi niya sa akin, wala tuloy ako sa mamuning. Giniago ba? Anong gulo? Ang sabi niya sa akin ay, na-inlove siya doon sa pangalawa. Kasi lagi sila magkasama, masaya. So, yun nga, komportable siya, pakiramdam niya, sobrang safety niya pagkasama siya ng pangalawa. Ito ang mas masakit ngayon. Ito na, i-reveal ko na mga karayot at mga kamuning natin. Si number two, yung boy na nagpapaligaya sa kanya nung pangalawa ngayon, ito may girlfriend kamuning. Oh no! My girlfriend si boy! Bakit natawa na naman? Siyempre, mga lalaki nga naman talaga. Ayan. So, nalaman niya na may girlfriend si boy. So, parang nangyayari, may secret, pasensya ka na, i-reveal ko na to. Ang nangyayari, si girl na bago ngayon, nalaman niya na si boy pala may girlfriend. Tapos, ang nangyayari, di ba, napamahal na siya, nahulog na yung loob niya, hulog na. Eto, iniwan siya ni boy ngayon sa ere. Ganun ang nangyari. Tapos, nitong February 13, sobrang nag-ano sa kanya, ito lang, may kadate na ako sa ano, sa... Ayun na, masakit ang kamuning. Kasi, lagi niyang pinagmayabang sa akin na February, no, bago pa dumating yung February, sa February 14 daw, meron siyang kadate na, yun nga, si Boy. Yeah, sa Boy. So, ang nalaman niya ngayon, may girlfriend pa lang itong si Boy. Tapos, umuwi noong February 13 kasi may girlfriend. At yun, ang girlfriend ni Boy, pinili yung girlfriend niya. At iniwan yung kapag, yung kaibigan ko sa area. Anong itong kamuning? Anong? Ayun! Bakit? Naranasan mo ba yun? Ayun na, sabi ko nga sa inyo mga kamuning ito. Siguraduhin niyo muna yung mga kamuna, yung kinakasama ninyo yung lalaki, sinisiguraduhin niyo muna na walang jowa. Tip number one, anong gagawin niya? Tip number one, kilalanin niyo muna yung isang tao na para sa iyo. Tip number two, siguraduhin mo muna na wala siyang jowa. Tip number three.
Ako na, magbigay. Pag wala kang magbigay. Tip number 3. Kung sabahin mo yung mga magulang niyo kung wala ba siyang jowa or meron, siyempre, yung magulang na yun eh, isa rin yun, di ba? Oo, tama, makapagsabi din niya ng totoo na nung walang, na gano'n, na ganyan, gano'n. Mm. Siyempre, pamilya eh, pamilya siya, di ba? Kailangan niya din magtanong dun eh. Para wala na din masakta ng mga ibang tao. Siyempre, babae tayo, lalaki ka. Siyempre, pares-pares lang naman tayo nasasaktan, di ba? Oo, tama. So, ayun, may secret, narinig nyo na yung side ni Kamuning. Kalimutan mo na yun, ang may payo ko lang sa'yo, kasi, yun, mapapanood mo tong vlog na to, ma-ano mo yung nararamdaman ni Kamuning kasi. Si Kamuning mismo nag-ano yan kasi siya talaga yung kaibigan ko at siya yung naisip ko na magpayo sa'yo. Yun, ang payo ko sa'yo, pang tip number 3 ba yung sa'yo? Okay. Tip number 4. Pag move on ka na doon, tapos, siguraduhin mo next time, huwag ka na magpapaloko, ha? Kasi, yung mga boy ngayon na paasa, tsaka syempre, yung iba nga, nagpapanggap na walang asawa, oh, walang ano, tapos yung pala, meron na talaga. So, yun, shout out sa'yo, Miss Secret, at napakasakit na naman nangyari sa'yo, nahulog na yung loob mo, as in, napamahal ka na sa kanya, tapos bila kang iniwan sa ere, tapos noong February 13, umuwi si boy, kasi may tunay na girlfriend. At, yun ang pinili. Wala tayong magagawa doon. So, hanggang dito na lang muna mga karayot, kasi, nakakabala ko yung kamuning-kamuning. Salamat sa pag-ana ng ating show, ha. Sana abangan nyo ulit yung aming gagawin. Si pagbalik ni Hari ng shoutout, si Kabungot. Kabungot! Yan, si Kabungot. Wala si Kabungot ngayon. So, ang ganda ng ano namin ni Kamuning, ang ganda ng aming look ngayon, yung cup yan. Ha? So, Kamuning, anong mensahe mo doon? Last na mensahe mo kay Miss Secret? Yan, Miss Secret, itong mensahe na papaya ko lang sa'yo. Kung nasaktan ka mo doon sa pangalawa mo, huwag mo naisipin yun kasi marami pa dyan. Marami pang mas deserve para sa'yo. Ayan. Para din sa akin. Ikaw, kamusta pa rin yan? Hindi, bago tayo mag-close yung ating ano ngayon, ha? Kamusta na pa rin love life mo ngayon, Kamuning? Love life, wala po. Since dumaan yung February 14 kapon, Valentine's, anong naramdaman mo first time mo na first time mo mag-Valentine's ngayon na walang jowa? Ano? First time ko mag-Valentine's na walang jowa. Ayun! First time ni Kamuning yun nga. First time niya mag Valentine's na walang jowa. So ano happy ka naman? Anong may papayo mo sa ano kasi na yung kaibigan ko na yun nag-Valentine's, shout out sa kay Miss Secret. Nag-Valentine's siya kahapon na wala siyang jowa. Anong may ano mo sa kanya? Ito. Wala ka na. Hindi ka na naman kasi nag-iisa na wala kang kadete. Ako din naman din. Aske, yo. Miss Secret, ang mensahe ni Kamuning, hindi ka na nag-iisa. Dalawa kayo. Dalawa tayo walang kaday. Kaya, tsaka yung mga iba din kasi wala din yung iba. Hiwalay sa asawa. Diba, naandun sila sa mga kabit nila. Yeah, broken family. Broken family. Tapos yung iba nasa ibang bansa. Siyempre, hindi ka lang talaga nag-iisa. Marami tayo. Tsaka mas masaya kung yung mga magulang na lang natin yung pagpapasayahin natin. Yes, tama. I'm proud of you, Kamuning. Sobrang proud ko kay Kamuning, mga karayot, mga Kamuning Luminatics yan kasi kahapon, sa hindi pa nakakapanood ng vlog ni Kamuning doon sa date ng mama at papa niya. Uy, panoorin niyo yun, mga Kamuning, ang gwapo ni Kuya Michael doon, para si Brad Pitt. Naalala ko na yung asawa ni Brad Pitt, si ate nini naman si Angelina Jolie. Ayan! Wow! Basta sa isip ko. At yun, mga Kamuning, mga karayot, bago mag-close yung show namin ngayon, gusto ko lang, may mensahe lang ako kay Kamuning bilang turing ko kay Kamuning talaga, kapatid na bunso, so lahat kaibigan, pinaprotektahan ko rin si Kamuning, so yun. Ang gusto ko lang sabihin kay Kamuning, yung mensahe ko kay Kamuning, hindi lang kay Kamuning sa lahat ng mga makapanood ng vlog, so lahat ng mga makapanood nito, mensahe ko sa inyo. Kamuning, mag-enjoy ka muna sa buhay mo ngayon, sa pagiging pagbablog mo, kasi bata ka pa, ilan taong ka? Magti-21 po. Sobrang bata pa ni Kamuning. So, i-enjoy mo muna yung buhay mo. Tuparin mo muna lahat ng pangarap mo. Sobrang saludo ako si Kamuning. I salute dahil kasi isipin yung mga Kamuning, siya yung talagang inaangat yung pamilya niya. So, baga, si Kamuning talaga yung nangarap para sa pamilya niya. Mag-enjoy ka muna, tuparin mo lahat ng pangarap mo at bibigyan ka ni Lord in the right time. Darating si boy na para talaga sa'yo. So, alam mo na, huwag ka na magpapaloko next time. Naranasan mo na yun lahat ng mga
past is past, ganun, di ba? Naging seryoso kami bigla. Pero yun, natotoo yung mga karayos, mga lahat ng gustong, ano dyan, gusto kong, ano, gusto kong iparating sa lahat ng mga kababaihan, kilalanin nyo muna yung lalaki, tapos, darating ang time, hindi yan madalian, hindi nagmamadali, kusang darating yan, ibibigay sa Lord. Kung kayo talaga, kaya kamuning, focus ka muna ngayon sa buhay mo. Sobrang proud ako sa iyo. Kaya, congrats ka muna. Yay! So, mga karayot, magpapaalam na lang muna kami. Ito lang, naging normal lang yung aming usapin ni Kamuning ngayon. Kasi nga, dahil doon sa kaibigan ko. So, Miss Secret, napaganda namin sa akin ni Kamuning para sa iyo. At kung hindi mo mapapanood tong vlog na to, ako na mismo magsasabi sa iyo. At yun, may papayo na ako sa iyo. Kasi yun yung sabi ni Kamuning. So, mga Kamuning, magpaalam ka na siguro sa ating mga fans dyan sa talk show ng Tito Boy. At yun, kumpanya mo muna ako sa mga Kamuning kasi takot ba ako mayor, di ba? Yun, mga Kamuning, may baboto nga po nga dito sa atin si Mayor John Ryan. Yeah! Sa wow! Mga... Tapos yung na, tatayo sa upuan ni Duterte. Ayun, sa mga Kamuning Luminatics dyan, sana suportahan nyo ako. Sunod eleksyon, tatakbo ako at ang unang-una kong gagawin, lahat, pag ako nanalo ng mayor, lahat ng manluloko, ipapasalabis ko. At lahat ng mga totoo, sasabitan ko ng medalya. Kaya, buto nyo ako, Mangarap ka na lang ba? Gumagiging katotohanan ba? Wala nang ibigin pang iba. Kesa sa mga nahihirapan pa dyan mag-decide sa buhay nyo ngayon, kapit lang kayo. Piliin nyo ang magiging, kung saan kayo magiging giveaway at masaya kung saan. Gaganda ang buhay nyo. Maniwala kayo sa akin. Darating si Mr. Wright para alagaan ang iyong cupcake. Ikaw na ba si Mr. Wright? Ikaw na ba malag? Hindi ko na alam yung kasunod. Ulit. Ikaw na ba si Mr. Wright? Ano ba rungtong? Ikaw na ba malag? Ikaw na ba magbabalik? It is aking mga mata. Mr. Wright, ako mag-aalaga ng cupcake mo. So ayan, mga karayot, hanggang dito na lang. Bye-bye mga Mr. Copido. Ayan, bye-bye. Hanggang sunod, next na vlog nyo. Makasama na namin si Kabungot. Ayan. Kamuning, maraming salamat sa iyo. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Simula na ang kulitan. Kasama si Kuya Janrayo. Si Kamuning. Bye-bye. Hanggang dito bye-bye. Lang. Bye-bye.